Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Paki-hit na rin po ang notification bell upang updated kayo sa aking mga bagong video upload. Ipapakiusap ko din po sa inyo na sana ay suportahan ninyo ang aming iba pang channel. Ito ay ang Gio Japan Virtual Tour Channel, Halamang Gamot Channel at ang pinakabago ay ang Tabitay. Welcome pong muli sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Narito po ang kahulugan ng hinahabol ka sa iyong panaginip. Minsan, naranasan nyo na ba ito? Yung parang may humahabol sa iyong panaginip? Kapag ganun ang panaginip mo, minsan ay magiging takot pa ito at di mo alam kung bakit. Ang panaginip na hinahabol ay madalas nating nararanasan. Ito ay isang senyales na ikaw ay nag-aalala tungkol sa isang bagay sa totoong buhay. Ang panaginip na ikaw ay hinahabol ay ang paraan ng iyong subconscious na pag-iisip upang ipaalam sa iyo na kailangan mo nang harapin ang mga isyung bumabagabag sa iyo. May mga responsibilidad kang talagang hindi pwedeng iwasan at may mga taong nakaasa sa iyo. Ang isang lalaking nananaginip na hinahabol ng babae ay nangangahulugan na pakiramdam niya ay nakagapos siya sa isang tao. Kung gaano kalapit ang naghahabol ay sumasalamin sa kung gaano pakaraming oras ang mayroon ka bago mo kailangang harapin ang pinoproblema mo. Kung ang humahabol sa iyo ay nasa likod mo na, ibig sabihin ay malapit nang mangyari ang problemang ito. Kung ikaw ay nahuli at inatake, mas nagiging makatotohanan na ang mga kinakatakutan mo. Ang paulit-ulit na pananaginip na hinahabol ay isang palatandaan na kailangan mong maglaan ng oras para magmuni-muni kung bakit laging nangyayari ang mga panaginip na ito. Ito ay paulit-ulit na mangyayari hanggat hindi mo hinaharap ang mga problema mo. Ito ay pwedeng problema sa trabaho o personal na buhay. Kapag sa iyong panaginip ay hinahabol ka ng mga kriminal, ito ay isang babala na kailangan mong protektahan ang iyong sarili sa mga taong maaaring gamitin ka lamang. Kung sila ay nagmumura habang hinahabol ka, ito ay sumasalamin sa iyong sariling galit sa katotohanan. Ito ay simbolo na kailangan mo ring tumahimik. Habaan ang iyong pasensya o magiging masama ang mga consequences. Kapag hinahabol ka naman ng isang halimaw, ito ay nangangahulugan na may mga bagay na matatapos na sa darating na mga araw. Kung ikaw ay lilingon at walang humahabol sa iyo, ibig sabihin ito ay may mga kakayahan kang lampasan ang anumang dumating sa buhay mo. Ang isang malaking hayop na humahabol sa likod mo ay nangangahulugan na may mga bagong oportunidad na dapat na dumating ang maaantala. Ang pagtawa sa humahabol sa iyo ay sumasalamin sa kakayanan mong tumawa sa harap ng mahihirap na sitwasyon. Kapag hindi ka naman makatakbo, ibig sabihin ito ay kailangan mong akuin ang responsibilidad. Kung anumang bumabahala sa iyo ay maaabutan ka. Kung hindi ka titino at akuin ang responsibilidad, maaari kang mahirapan. Kung ikaw naman ay hinahabol ng mga katrabaho mo, baka nararamdaman nila na hindi ka nagtatrabaho ng mabuti. Kailangan mong mas galingan sa trabaho. Kapag hinahabol ka naman ng tao, ibig sabihin ay magkakaroon ka ng problema sa pera. Ang isa namang slow motion na eksena sa isang panaginip habang hinahabol ay isang palatandaan na kailangan mong magmuni-muni tungkol sa mga tao at relasyon sa buhay mo. Ito ay nangangahulugan na kailangan mong ayusin ang mga relasyon mo sa totoong buhay. Kung hindi mo naman nakikita kung sino o ano ang humahabol sa iyo, ibig sabihin ay kailangan mong alamin sa sarili mo kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa isang bagay o tao. Maaaring tumutukoy ito sa karera mo. Kapag naman hinahabol ka ng anino, ang ibig sabihin ay mayroon kang ipinagkakait sa sarili mo. Dapat siguro ay huwag mo nang pigilan ang iyong sarili.
Kapag naman hinahabol ka sa kalye, ito ay isang klarong tanda ng problema sa pera. Ang pagtago naman o pagkawala ng humahabol sa iyo ay nagpapahiwatig sa iyo kung paano mo malalampasan ang isang sitwasyon sa totoong buhay. Kapag naman ikaw ay nahuli ng humahabol sa iyo, ibig sabihin nito ay pakiramdam mong hindi ka sapat o baka pakiramdam mo ay ginagapos ka ng isang tao o ng isang bagay. Kapag naman hinahabol ka ng toro, magkakaroon ka ng problema sa trabaho sa darating na mga araw. Ito ay maaring dahil sa kompetensya mo sa katrabaho o mga suppliers na mag-aagawan sa iyong trabaho o negosyo. Kapag naman hinahabol ka ng aso, ay palatandaan na magiging abala ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kapag nakakita ka naman ng mga asong humahabol sa mga kuneho, ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng problema sa mga taong nakapaligid sa iyo o may hidwaan sa pamilya o mga kaibigan. Kailangan mong maging maingat kapag nakikipag-usap ka para maiwasang madamay sa gulo. Kapag hinahabol ka naman ng mga pating, ay may masamang sitwasyon na darating na mahihirapan kang umiwas. Kapag ikaw ay inatake sa gitna ng klarong dagat at nakatakas, ibig sabihin ay ko-questionin ang iyong pagiging mapamaraan. Ang panaginip tungkol sa isang paniki ay nangangahulugang magkakasakit ka o ang iyong partner sa buhay. Ngunit ito ay hindi naman malala at gagaling agad. Ang ahas na gumagapang papunta sa iyo ay sumisimbolo sa iyong mga kaibigan at ang pagtanaw nila ng utang na loob sa iyo. Kung ang ahas ay kinagat at napatay ka, ibig sabihin ay malalampasan mo ang lahat ng iyong mga pagsubok at matatalo ang iyong mga kalaban. Ang mga ahas ay totoong simbolo ng proteksyon. Kapag naman kinukumpulan ka ng mga bubuyog, ay nangangahulugang may seryosong problemang parating. Kapag naman nakagat ka ng bubuyog, ibig sabihin ay magkakaroon ka ng pisikal na problema. Kapag naman nahuli mo ang bubuyog, ibig sabihin ay may kaibigan kang hindi tapat sa'yo. Kapag naman hinahabol ka ng isang zombie o grupo ng mga tao, ito ay isang babala na may relasyon na magkakaroon ng problemang kailangan mong maayos. Ang mga panaginip na ito ay sumasalamin sa kung paano mo tinatakbuhan ang mga responsibilidad mo. Kapag hindi ka nila nahuli, ay maganda ang senyales na ito. Palagi po nating tatandaan na ang mga nakasaad dito ay pawang gabay lamang. Tayo pa din ang gagawa ng ating kapalaran. Palagi po tayong magdasal at magpasalamat sa poong may kapal at maging positibo sa ating buhay.